Good morning, good morning! Ito na naman po si Mami Elsie. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sunday. Ayan. Maaga po ako magbablog ngayon dahil kasi pag dumating na po yung aking apo, nai-interrupt na po yung aking pagbablog. Kaya ito aagahan ko na po na mag-yaw-yaw na sa inyo. Ayan, pero ito po ang pinamili ko ngayon, maagang-maaga, wala po kong 7 o'clock. Bukas na yung aming kapitbahay na wholesaler. Bumili ko ako ng mga karagdagang chicherya at ilang pirasong bali isang rim na sigarilyo po kasi pag nagpunta na lang yung ahente natin, saka tayo bibili ng rim. Ayan. Pangdagdag lang po sa ating paninda. At bumili tayo ng MP na lumet at Alfonso kasi kagabi po marami po ang bumili. Ayan, salamat po sa Panginoon. At okay naman po yung ating bintahan kagabi. Ayan. At yan, ang ating pinamili ay nasa worth 2,500 pesos po. Dito po lang yan sa aming kapitbahay na wholesaler. Kasi hindi na po ako pupunta muna ng Pure Gold dahil wala po akong maiiwanan dito. Eh, syempre, kailangan dagdagan natin yung ating mga items dahil Sunday ngayon. Ayan nga po, sinasabi ko nga po sa inyo, kapag Friday, Saturday, Sunday, yan po ang mabili dito sa aking tindahan. Ayan, yung mga vitamins, cigarette, at yung mga chicherya. Ayan po. Kaya yan po ang pinamili ko dyan sa aming kapitbahay na wholesaler. Ano po? Wala po po yung nagjijikas. Opo. Mamaya pa. Ay! Ito na pala. Ayan na pa. Ayan pala. Kasi kala ko natutulog pa eh. So, ayan, may magpapajikos pala. Eh, gising na pala yung aking anak. At ito nga po ay mayroon akong ibibigay na tips sa inyo. Paano natin padamihin ang ating mga items sa ating sari-sari store. Ayan po ang ating topic ngayon. So, ayan po, number one. Disiplina po at control. Ayan ang kailangan po natin, disiplina at control. At huwag bumili ng hindi naman mga kailangan talaga. Yung mga silabo lang po ang kailangan natin unahin na bilhin para bumalik ang ating puhunan. At pangatlo po ay maging masinop sa ating kinikita sa ating tindahan para mapalago natin ang ating tindahan. Ayan po. Ganyan po ang ginagawa ni Mami Elsie. Disiplina lang po ang kailangan natin at control. At huwag tayong bumili na hindi naman talaga kailangan sa ating tindahan. Pero kahit naman hindi kailangan, kung yung mga talagang importante ay kailangan din natin bilhin. Pero yung ibig sabihin, yung mga luho-luho ay wag na natin isama sa ating mga pamimili sa ating tindahan. Kasi hindi natin mapapalago ang ating tindahan kapag sinamahan pa natin ng mga luho. Ayan. Kumbaga man, kahit araw-araw tayo namimili ay yung mga kailangan sa ating sari-sari store. Ayan, para lumago agad ang ating tindahan. Yan po ang aking technique. Kaya, ito po, kahit pa paano, bali, 8 months na po ang aking sari-sari store. Sa awa naman po ng Panginoon, ay unti-unti po siyang lumalago. Ayan lang po ang technique ni Mami Elsie. So, ayan po ang ating mga tips ngayong araw na ito. At syempre, kailangan maging consistent tayo sa pagbubukas ng ating sari-sari store. Ayan. Kasi alam nyo, pag tayo ay nagbukas ng maaga, maaga din ay may bumibili na. So napakasaya po kapag mayroon tayong bena mano. Ganyan po ang ginagawa ko. Pag may bena mano na ako, masaya na po ang araw ko. Ayan, marami na po ang bumibili niyan.
sunod-sunod. Basta talaga po pagdating ng 5:30, kailangan bukas na po ako, or 5:45, kailangan bukas na po si Mami Elsie. So ayan po ang ating maibibigay na tips ngayong araw na ito. At yung mga gusto pong magbukas dyan ng sari-sari store, huwag na po kayong mag-atubiling magbukas kung mayroong kayong puhunan na konti. Pwede na po kayong mag-umpisa. Ayan. Huwag kayong matakot sa pagbibusiness. Lakasan lang ng loob yan at saka think positive always and smile. Ganyan. So, kailangan lagi tayong blooming, huwag tayong laging nagagalit. Kasi alam mo na, hindi lalo na yan, may apo akong ditong pasaway. Kaya inagahan ko na po ang pagbablog kasi maya-maya nandito na yon. Naku, kailangan kasali siya sa pagbablog ko. So, by the way, keep on watching at tapusin po ninyo ang aking video para malaman ninyo kung paano ko napalago ang aking tindahan. Ayan. At saka, shout out po sa lahat ng ating mga kasari-sari store, mga kapatid. Ayan, kapatid natin sa YT. Ayan po, Ate Gibi, si Rose and David, Rose Jam. Ayan, mga hinahangaan ko po yan. Si Ilongga Vloggers, ayan. Kamusta ka na, darling? Ayan, si Duday, aktibo masyado yung bata na yan. Hanga po ako sa inyo. At si Lucille Vicente, ganun din po, palago ng palago ang kanilang mga tindahan. Ayan, alam nyo, iniidolo ko kayo. Balang araw ay maging ganyan din tayo. Kaya, huwag tayong sumilip sa ating mga katabi dyan. Mayroon tayong sariling diskarte sa hanap buhay. Ayan, kanya-kanya tayong diskarte para mapalago natin ang ating negosyo. Yan lang po ang mga maibibigay na tips ni Ma'am Elsie sa araw na ito ng Linggo. Ngayon po ay 7:10 AM na ng umaga. So magandang umaga po sa inyong lahat. We love you all and keep on watching and don't forget to like and share and subscribe. At pindutin na rin po ninyo ang bell notification para lagi kayong updated sa aking mga video. So, bye-bye na po. See you another vlog. Bye-bye!